Mga loves, pagdating ni Tami kagabi, mga 1:11, dinalhan ako, sinurprise ako na gabi ni Jamili. Sinurprise ako, mga loves. Ang dami. Look. Dami. Kasi nagtrabaho siya, bumalik siya doon sa pinagtrabahoan niya nung bata pa siya. Malapit kasi sa Jollibee sa Manhattan. So yun, binilhan ako ng loves. Look. Oh my goodness. O, oh, diba? Binilhan pa niya ako. Hindi ko ito gusto. Ito, maraming nagkagusto sa ganito pero for some reason ayaw ko. Anyway, itry natin ulit yan. Spaghetti! Look, spaghetti mga labi. Dalawa pa talaga. Look. So, ngayon, ito po yung kakainin natin. Magkain tayong breakfast. My husband surprised me. Spicy chicken. Look. Yun mga loves, nilagay ko siya sa toaster oven para naman crispy ulit. At ito yung ating spaghetti. Oh my God, ang ating breakfast. Thank you, love. Thank you for the surprise last night. Surprise. Didn't you call for Jollibee delivery? Sarap, eh? No delivery for Roxy? Or Misty? Sarap, mga loves. Spaghetti talaga siya. Parang sa Pilipinas lang talaga siya na spaghetti. At yung chicken, you know, yung chicken sa Pilipinas, sobrang liit. Dito, malaki, oh. Malaki yung chicken. At meron tayo ditong look. Gravy, mga loves. Meron tayong gravy. Yes, guys, that's a big complaint about American chicken. It doesn't come with gravy. Sarap. Nice car. Spicy. Kaya ang ibang mga Pilipino mga labs na andito sa US, mag-imbak talaga sila ng Jollibee, lalo na kapag sobrang layo. Mag-imbak sila, ilagay sa freezer, and then initin. So yun, may Jollibee na sila. Eat the whole thing, honey. But it's nice to eat. Eat it. Probably want to heat it for a couple seconds. Eat it, love. That's what. Only, it's one of limited time things, so they don't carry them. Like the McRib sandwich at McDonald's. Okay. They only carry them once in a while. I know. I am so freaking mean to you. I'll give them chicken, but later. I'm not gonna. No. Later. When we leave, they're gonna get food. They don't. It's like whatever I have, they want it. It's like they don't want to share it. They want it. It's like I shouldn't have nothing. And then if I drop it's that, your fault, then they can chew on my flesh on my bone. Han, it's your fault though. You give everything to them. See, Hobbs happy, he got his turkey, and then he's happy. They got Hobbs' turkey, and then they got my sausage, and they're still not happy. They're dumb, that's why they're fat. Oh, God. You don't want to like this. You don't like being out with no hair. Seriously, honey, you're so drama, honey. She came out with him in the morning. We stayed out like 2 minutes. It wasn't windy and cold. And she's like, annoying how I had to get up and let her back in and then sit back down. Like, all kind of like uncomfortable.
go out. She knows I have chicken here. Chicken. Ang sarap kasi. Sasabihin ko po sa inyo ang totoo po, no? Sa Jollibee po, hindi naman masama yung lasa ng Jollibee dito. At malaki pa, no? Masarap naman siya. Pero, can I tell you something? Ang Jollibee sa Pilipinas, kahit maliit, sobrang spicy, ang sarap. May kakaiba talagang lasa. As in, sabihin ko sa inyo, parehas lang naman, parehas lang talaga sila yung lasa. Pero, ang for some reason talaga, pag nasa Pilipinas ka, parang mas enjoyable. Parang Jollibee na Jollibee talaga yung kinakain mo. Kasi, iwan ko ha, o kakain ako ngayon ha. Basta sabihin ko sa inyo ha. Jollibee siya, pero, kaya sabi ko na nga, yung sa Pilipinas na Jollibee talaga is, may pagka-authentic talaga yung, parang, oh, Jollibee talaga siya. Pero ito siya, Jollibee yung lasa. Pero habang kinakain mo, nginunguya mo siya, parang siyang regular na chicken like Popeyes, yung mga ganyan. Parang siyang ganyan. Yung kapag kinakain mo na sa loob, parang na talaga siya yung ganyan na parang Popeyes, regular na chicken na. So, kaya, kainin ko ito na without dripping sauce. Parang yung chicken na yung mabibili mo sa labas. Pero pag kinakain mo yung first layer and then ilagay mo sa gravy, yun, masasabi mo na Jollibee. Pero pagkainin mo to sa loob, kasi malaman ang mga chicken dito, ano siya, para siyang mga chicken lang sa mga, ano, dito sa US. So, yun mga loves, andito po tayo sa restaurant, no? Kasi po, meron pong meron kaming reservation. Hindi po kami yun ang nagpa-reserve. Oy, yung pinsan ni Tami yung nagpa-reserve. So, kaya yun, andito tayo. And, meron lang akong i-add na clips ngayon dito yung nandun tayo sa bahay. Tara, mag-ano tayo, magpakain tayo ng mga alaga natin. Kasi it's to 1:30 na, aalis po kami dito, mga 2:30. Si Tami, mabilis lang yung magbihis. Ito pala yung damit natin, oh. Ito lang suot natin. Look siya. And okay na. Pahits na to. Easter Sunday po ngayon. Oh, para every Easter Sunday man ito, mag-gather sila. Magkapatid, pinsan. Nilagay lang ni Mister yung address sa sasakyan. Pero yung kamay niya, bad naman ng itong kamay Tami. Sobrang bad. Ako lang ata yung nag-isip ng masama. Char. Habang nagdadrive si Dudong Tami, nagtinginan ang dalawa. And then pagkatapos niyan, hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. May tinitignan siya, balik hawak kamay. Kalukuhan. So, andito tayo ngayon sa bridge. Naalala ninyo yung balita last week na yung bridge dito sa Baltimore, doon sa Baltimore, na ano, natumba dahil nga nadasmagan man. Uy, namali magtuyok. So, yun, natakot ako tuloy. Mga kapag na mga ganitong tulay-tulay, takot na ako mga loves. But anyway, so, kita nyo yung mga balay-balay dyan sa bukid. Yun yung banda ko, gusto ko mga love, ano, no, parang walang mga masyadong tao, pero tignan nyo, nasa ibabaw ng bukid-bukid. At ang nakakatakot dyan, paghangin talaga mga loves yun. Lagpot-lagpot. Sabihin ko lang po sa inyo mga loves, itong dinaanan namin is isang Taconic, ano, highway ba to? Iwan ko. Basta yun, Taconic. Ito yung lugar na sobrang dikit-dikit, sobrang liit ng daanan mga loves talagang. At saka yung ibang mga sasakyan dito, nagsiliparan talaga. So kaya dito ako talagang takot mag-drive, pero you know, walang choice. Hindi pa nga 4 o'clock, pero andito na kami. So at least nakahanap na kami ng parking. So hintayin natin sila. Share ko na lang din po sa inyo mga loves, si Tami mayroong white leather coat, no? Sabi pa niya hindi daw ito nasuot-suot niya tapos na yung winter, ano pa bang silbe nito? Look, andun si Tami sa labas kasi po nanigarilyo, kasi sabi ko sa kanya wag na siyang manigarilyo dito sa loob. So ngayon ang dami po palang nagpa-reserve dito kasi sobrang traffic ang parking, hindi traffic, ang parking lot is puno. Eh. Wait, just get ready to leave the house. Hand me one of those cigarettes though. Huh? You can hand me one of those cigarettes in there. Cigarette smoking is dangerous to your health. Yeah. Very tiny. Espresso. Marianne, yeah. Drive home safe.
All right. That's bye, our guys. Job now. And again, thank you again. No, thank you guys. So, alis na tayo. Tara-tara. Use your thing. What about this thing, jacket. In the back seat, I guess. Okay. I gotta get my lighter out of the trunk. All right, mga loves. Kasi po, kailangan akong mag-drive kasi ang aking mister is hubog. Uminom, nang uminom, nang uminom. Never-ending uminom. Ayan, so tara. Ay, ay, ay. Hindi na ako nakapag-vlog doon sa ano, mga loves. Doon sa kain kasi po. Ang open siya, open. And then pagkatapos niyan, talagang open. Hindi ako maalam niyo naman ako kapong kilala niya ako. Ano ako sa mga ganyan. Nahihiya ako, mga loves, kasi nga it's open. And it's just like close to each other. So that's why I don't vlog. Buti na lang si Indemiri and hindi masyadong nalasing kasi po madali akong malasing at uminom ako ng margarita at yun. So buti na lang kaya pang mag-drive pero si Tami hindi talaga kaya mag-drive. Kaya daw niya pero alam ko talaga maghalos nagtumba-tumba ng mister. Hindi man ito pala hubog ng asawa ko pero mag-inom yan siya ng hard. Sobrang hard talaga at saka yun mahirapan na siyang mag-ano parang nakakatakot na siyang mag-drive. So kaya yun si Indemiri and buti na lang hindi masyadong uminom ng ano. Hindi ko tinapos pala yung ating ininom na margarita kasi kung tinapos ko yun talagang magbarag-barag taon po din yung Indemiri ano dali lang matumba at malilipong in town so kaya yun buti na lang talaga. Hello mga loves, so malapit na kami sa bahay, hindi pa malapit mga nasa 15 minutes away, so malapit na ito but anyway so yun mga larvets na si Mr. Busy sa pag si cellphone. Ako naman, busy sa pag-drive. So, pasensya na kayo, hindi ako nakapag-vlog doon sa dinner. Kasi talagang, ano talaga siya, parang nahihiya talaga ako mag-vlog. So, kaya yun. Diba? Diba, diba? Hubad na si Indemiri, ano? Ang sarap ng kain namin doon. Bahay na tayo! Sa bahay. Magkubad lang tayo mga loves ay. Kasi ano na. And yun, kailangan ko nang magkubad o tignan nyo. Yun na nga mga loves, no. Bahay na tayo and matulog na kami. Nagtrabaho, nagsigarilyo lang si Tami. May trabaho siya bukas. So kaya yun. Kailangan ko matulog. Buti na lang nakapag-edit ako ng video. Buti lang nakapag-trabaho ako kaninang umaga. Kasi kung hindi, wala eh. Wala talaga. Pagod pa naman. Ang layo ng driveway. Pero bites na kasi. Salmon yung in-order ko. Salmon. Salmon. Salmon mga loves. Salmon mo na siya. Pero salmon mo na din. Ano, na salmon. Silent L. So maglinis po ako ng aking mukha. Kasi ang sakit ng ilong ko. Kasi ano, naglagay ako ng foundation. Hello po sa inyo, sa mga viewers dyan. Mga followers sila, kumusta? Alam nyo, kapag kakain po ako dito mga loves, kapag meron ako mga kinakain, or kung ano man yung kinakain ko dito, sana lang, you know, may magsasabi na, dapat ganyan din yung kainin ng pamilya ko sa Pilipinas. Pag meron tayong mga vlog ng mga pagkain, ang daming magagalit dahil nga may mga galit, hindi naman dami, pero may magagalit na ano, parang kumakain ako dito ng marami. And then i-connect dahil nila yung pamilya ko sa Pilipinas, i-connecta ba na yung pamilya mo walang makain? I-connect nila ba? Parang bakit i-connect ninyo yung pamilya ko? Iba naman yung buhay. Ang ginaw ng tubig. So, yun lang yung ganap natin mga loves, no? Hindi na ako nag-edit kasi wala na kapag-edit na ako kanina. Nilamos lang tayo ng mukha ito. Oh, may kausap pala si Tami yan mga loves. Hold on. Are you going to the couch? Ay. I'm going over there. So, sa couch, doon siya matulog. Tignan nyo. Tignan nyo naman yan. Maaga. Maaga kasi siya bukas, mga loves.
sobrang aga niya bukas. So kaya ayaw niyang madisturbo ako. Yun lang, hindi naman ako nag-ano kung saan siya matutulog. Pag may trabaho, understandable naman kasi. Ditch ko na yun mga loves na doon siya matutulog kasi ang aga niya bukas. At ayaw niya ako madisturbo. Sa mga nasa 30 at 40s na dyan na nanonood sa akin yung edad ninyo ganyan, parehat katulad sa akin, ano bang mga ina-apply ninyo mga loves bago kayo matulog? Kasi sa Pilipinas talaga hilamos, okay lang, basta mawala lang yung abog-abog, no? Pero ako hindi, kailangan talagang may moisturizer kasi ayaw ko parang yung ang sakit-sakit ng mukha na parang ang tigas. Okay na, good night. Why you decide to sleep here? Huh? Because I know I gotta be up early. Serious? Yeah. Okay, now close your eyes. Don't play with your phone. Take your kids with you. I love you. Yeah, you too. Thank you for dinner. No, thank you for coming. Yes, seriously. I'm your wife. Who else are you gonna come with you? Who else, really? How many times you don't want to be out? Let's just take something and bring it in. Nice to be out once in a while. Nah, they're fighting. I love you, honey. Close your eyes, na ha. I'm gonna drink water. Yeah, me too. Which means I have to go to pee pee in about 5 minutes. Aww. Ay, ay, ay.